Hindi ko alam kung mauubos natin puntahan lahat ng isla dito sa Pilipinas. Pero sa video na to, puntahan natin ang mga isla ng Gigantes Island. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. Kahit saan ka talaga pumuntang isla dito sa Pilipinas, meron at meron talaga tong maipagmamalaking ganda. Ngayon, samahan niyo ako ulit para sa isang adventure, para sa isang epic na litrato. Tara, sa Islas de Gigantes. Ang Gigantes Island ay ang mga isla sa gitna mismo ng Pilipinas sa Visayan Sea. Ito ay sakop ng bayan ng Carles na nasasakupan naman ng Iloilo City. Ang pagpunta sa isla ng Gigantes ay hindi ganun kadali. Pero hindi rin naman sobrang hirap. Kahit papaano kasi, accessible naman siya sa mga public transportation. Kailangan mo mag-travel via air, land, and sea. Siyempre kung wala ka pa sa isla ng Panay, ang pinaka-convenient na paraan para mapunta doon ay sumakay ng eroplano. Parehas na sakop ng Panay Island ang Boracay at ang Gigantes Island. Malaki ang isla ng Panay at pinakamalapit na airport kung pupunta ka sa Gigantes ay ang Rojas Airport. Then after the airport, kailangan nyo naman pumunta sa Bangkal Port o Carles Port. Pinili namin ang Bangkal Port kasi mas malapit siya at nandun din yung tourism office kung saan kayo magbabayad ng environmental fees para sa mga turista na pupunta doon sa isla. Mula sa Bangkal Port, sasakay naman kayo doon ng bangka papunta naman sa Gigantes Island. Para sa info ng pamasahe, ilalagay ko na lang yun sa description sa baba ng video na to. Touchdown! Hi, sir. Thank you, kuya. Sir, thank you po. Sir. Just a heads up lang rin, kung marunong ka magbisaya, medyo may advantage yan na sa pagko-commute sa Rojas City o kung bibili ka ng mga bagay or pasalubong doon. Kasi kung hindi ka marunong magbisaya at nagtatagalog ka, itatag ka nila as tourist. At iba ang rate ng pamasahe at mga bagay na bibilhin mo kapag turista ka. Kasi ibibigay nila sa'yo ang tourist rate. Minsan, kailangan mo makipaghagil sa price, lalo na sa mga tricycle. Imagine yung pamasahe ng tricycle sa Rojas Airport. Palabas pa lang is 300 pesos. Tapos naglakad-lakad kami ng konti. Tapos may tricycle naman na nagbigay sa amin ng 150 lang. Narealize ko talaga na kung marunong ka magbisaya, mas marami kang perks dito sa Pilipinas. Sayang at hindi kami marunong. Dumating kami sa isla ng hapon na, kaya medyo ubos na rin yung energy at oras namin para sa iba pang mga activity. Kaya ang ginawa na lang namin ay naglakad-lakad na lang kami para ocular na din. Bumili na din kami ng snack namin sa tindahan na nadaanan namin. Ang Isla Gigantes ay composed ng 10 na isla. Yung main na island is itong north and then yung south. Ang distance nitong north tsaka yung south is 800 meters lang, wala pang isang kilometro. Kaya kung marunong kang lumangoy at confident ka lumangoy, pwede mo yan langoyin. Ayun o, yung mga maliliit na isla, part pa yan ng Gigantes. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung buhangin dito is hindi siya pino, pero white sand siya. And mostly composed ng mga shells. Ang daming mga shells dito sa dalampasigan. Yung scallop or yung variety ng clams, iba't ibang variety ng clams kasi hindi ko alam kung scallop talaga yung tawag dun sa iba pang mga shells. Pero sobrang daming clams dito sa dalampasigan. Dito nga pala kami nagstay sa Sisan Beach Resort. Ito yung dulong resort sa east side ng North Gigantes. Pinili namin to kasi alam nyo na, para sa sunrise. So ito yung rates nila. And then contact number nila. Ito yung beach shore or yung beach line nila.
Dito sa part na to, madaming mga shell ng scallop. Parang mas marami pa yung shell kaysa sa buhangin. Habang pumupunta ka dun banda, nababawasan, tapos mas dumadami na yung buhangin. Okay naman siya kasi ito yung dulong part ng norte. Tapos meron silang parang mini park dito. Malaki actually yung resort. Wala silang swimming pool. Dagat lang. Yung kinuha lang namin is yung pinakamura, yung 1.5 per night. Kasi dalawa lang naman kami. Take note din, wala nga pala silang signal dito. So meron lang piso wifi na hindi ko alam kung paano nakakakonect sa internet yon. Meron yatang naka-Starlink dito sa isla. This is called Piso Wi-Fi. Look, there's Fanny. Fanny and Tigreal. They are both lovers. Gawa-gawa ko lang. Lalagyan natin siya ng 5 pesos. Bakit ayaw tanggapin? Pumunta tayo ngayon sa Bakwitan Cave dito sa North Gigantes Island. Sama natin si Kuya Noel. Tubig ba? Dumadaan tubig dito? Kung umuulan. Pag umuulan? Sa kamay ko? Hindi, ayaw niya lumakad. We are caving today. Hindi na mahirap. Caving. We're doing... Itong mansyon ng mga tao dito, sir. Wow. Video to. Buto ng tao. Buto ng tao? Opo. Ito, ang tawag dyan is kolum. Kolum po. Kapag nagsama na yung stalactite tsaka yung stalagmite, itong kuweba na to is nagsisilbi din na evacuation area kapag may bagyo. So dito nagpupunta yung mga residente. Ito yung safe spot nila dito during storm. Yung inakyat natin kanina, yun din yung bababain natin. Parang ang baba lang ng video kanina, no? Pero medyo mataas siya at matarik at madulas. Dito sa North Gigantes Island, meron din kayong pagkakataon kapag trek or small trek. So, para ka na rin umakyat sa bundok ng saglit lang. Mga 5 minutes na akyat sa bundok, ganun. Kung mabilis ka umakyat, syempre. Nandito tayo ngayon sa Parola. Ito yung lighthouse nila dito. And meron siyang entrance na 20 pesos. Good morning! Saan po nagbabayad ng entrance? Dito. O, di ba? Kala mo, mababa lang yan. Huwag na, ala, gumanaw siya. Why? Ayan guys, nakakiesta kami dito. Ayan, sila Kuya Boyet. Salamat po! Mamaya, susubukan natin magpunta doon sa mga isla-isla. Hindi ko siya matatawag na island hopping kasi hindi yun yung island hopping na usual na pupuntahan. May nakausap lang kami na kaibigan na taga dito na kung pwede is mahiram yung bangka nila para ikutin or puntahan yung mga isla-isla. Kasi tayo, hindi naman tayo basta-basta nagpupunta lang sa mga isla or yung usual na itinerary ng
mga nag-island hopping. Pero kung normal na turista ka lang naman na pupunta dito para mag-enjoy, i-grab yung opportunity para mag-island hopping kasi yun talaga yung magandang puntahan dito, yung iba't ibang isla dito sa Gigantes Island. 10 isla yon, tapos yung isla pa nandun sa labas. Yun. Salamat Kuya Boyet. So pupunta kayo dito sa Gigantes. Hanapin nyo lang siya. Lalagay ko na lang sa description sa baba kung paano nyo siya mahanap. The best to the best. Ang pinaka-goal natin talaga dito sa isla ay photography pa din. Yung makapture natin yung epic landscape, yung mga dalampasigan at yung iba pang mga photo perfect spot dito sa isla. Dahil nga mga isla ang Gigantes Islands, limited ka lang talaga kung nasan kang isla. Since kami ay nasa north, dito lang namin siya maiikot unless meron kang bangka. Buti na lang meron talaga tayong naging kaibigan dito sa isla na merong bangka na pumayag na rentahan natin. Ayan yung Gigantes Island, Gigantes Group of Islands. Hindi ko alam kung kasama pa to doon, parang hindi na. Kasi etong isla, bukod doon sa bato, yan, yung mga bato na yan, puro lang siya white sand. And konti lang yung mga nagpupunta dito. Ayan, dalawang bangka nga lang kami. Oh. Wala siyang kahit anong lupa kasi puro buhangin. Etong maliit na isla na to, consider as isang isla na to talaga. Ngayon, paalis na tayo dito sa pinakamaliit na isla na napuntahan namin, Pulo Pandan. Ito naman yung Isla Balbagon. Sobrang linaw ng tubig. May mga kalat lang kasi yan yung mga dinala dito ng alon. Dahil nga walang nakatira, walang nagme-maintain itong side na to ng beach. Pag iniisip ko yung adventure sa pagpunta sa isang isla, iniisip ko talaga na sana meron tayong makasama na lokal na bangkero na sasama sa atin sa pagpunta sa kung saan-saan natin gustong pumunta para sa isang epic na photo. Kasi hindi talaga pwede sa atin yung typical na island hopping lang. Kasi napaka-limited lang ng oras nun at ang gusto natin ay kahit papano, pag nagpunta tayo sa isang lugar ay makapaglaan tayo ng oras talaga para sa photography. Kasi nga, ang photography ay hindi siya basta pindot-pindot lang sa camera. Itong kinatatayuan ko ngayon, ito yung Kabugaw Gamay. Yung pinakasikat na isla. Masasabi natin pinakasikat na isla dito kasi ito yung may pinaka photo perfect view or selfie perfect view ng ganda ng isang isla dito sa Pilipinas. Ayan, bumaba na yung ibang mga tourist. Kami na lang yung nandito. Kasi sino nga naman yung gustong magstay sa ganito kainit na tanghaling tapat? Kabugaw Gamay! Hello! Nandito tayo ngayon sa sandbar. Sandbar yung tawag nila dito kasi dito tayo magla-lunch. Kasi merong sandbar doon. Nakapalang ako sa tanghaling tapat kaya napakainit. Siguro babalik na ako doon kasi hindi ko kaya yung init. Sa food prices nila, nagre-range siya ng 150 to 250 per meal per person. Pero syempre, mas makakamura kayo kung doon din kayo kakain sa kinakainan ng mga locals, which is yun talaga yung madalas na ginagawa namin. Seafoods is seafoods.
at sariwa ang mga seafoods lalo na sa mga probinsya. Ito yata yung nagpe-pearl, yung may pearls, kaso wala siyang pearl ngayon. Dad. Sarap ng pagkain dito sa sandbar, talagang fresh na fresh siya. Yung price parang sa Maynila, pero mas masarap siyempre. Gustuhin man natin bigyan ng isa-isang sunset or sunrise per isla, eh hindi talaga kasi napaka-limited lang ng oras. Gusto din natin sa mga ganitong adventure ay yung mga locals na mangingisda yung makasama natin kasi sila talaga yung nakakaalam ng lugar na magandang mapuntahan. Kaya salamat sa aming guide at kapitan na si Kuya Noel. Huminto lang kami dito sa gitna nitong karagatan para lang magpicture. Para picturean yung isang portion nitong Kabugao Dako. Ayan yung nakikita nyo. Kung nakikita nyo, merong beach line. Yan yung Antonia's Beach Resort. May entrance fee dyan. Hindi na kayo pumasok kasi parehas lang naman na magandang puting buhangin yung nandyan. Kaparehas ng mga buhangin na nakapaligid dito. And ang purpose naman natin kasi is picturean lang or kuhaan ng magandang litrato yung isla. Kaya hindi na namin pinasok. May entrance fee pala dito. Kala ko lahat ng dalampasigan is pag-aari ng government. Nasa gitna kami ng dagat. Napapaligiran tayo ng isla. Mga isla ng gigantes. Pero walang alon. Siyempre may alon. Saka nakakita ng dagat na walang alon. Pero para siyang swimming pool. Oh. Chill lang. Nagawa ko pa nga umikot eh. Narating naman natin ngayon itong isla ng Waidahon. Ito na yung pinakadulong isla. Ayun yung lighthouse, yung nasa pinakadulo. Hindi ko alam kung nakikita nyo dyan sa camera. Malamang hindi, kasi sobrang liit. White sand din siya. Hindi siya pino, pero okay lang. Kung gusto mong pinuhin yan, kaya mo gawing pino yan eh. Walang nagpupunta dito na tourist. So, kailangan mo siyang sadyain para makarating ka dito. Itong side na to, hindi siya good paliguan kasi sobrang daming mga bato. Ang ganda na itong picturean. Sayang, hindi tayo pwedeng magtagal. Hindi tayo pwedeng magstay dito ng sobrang tagal. Kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na magstay dito sa isla for one night, two nights, or a week, syempre gagawin natin. Syempre kapag full-time content creator na tayo. Ngayon kasi limited pa yung oras, limited pa yung mga araw na pwede nating ilagi sa mga adventure natin. Sana mabigyan ulit tayo ng pagkakataon para bisitahin ulit tong gigantes group of islands sa mga susunod na buwan o taon. Or kapag malaking YouTube channel na tayo, bibisitahin talaga natin to. At talagang kukuhaan natin siya hanggang maging satisfied tayo dun sa kuha natin. At may pakita natin yung ganda, yung talagang pinakamaganda ng isla. Buhay na buhay talaga yung dagat. Look at this. This is a sea cucumber. Ang laki oh. Alam ko kinakain to eh. Tsaka mahal to sa mga Chinese restaurant. Ang laki. Ang laking sea cucumber. Balik na natin. Ano to? Komang. Komang. Low tide ngayon, kaya nakakapaglakad ako dito. Kung hindi low tide, malamang hanggang doon. Wow. Madulas. Hanggang doon yung tubig. Habang naglalakad-lakad kami dito sa Waidahon na isla, meron kaming nakitang bantay. May bantay pala dito, guys. Sino kaya nag-iwan dito nito? Sensyo. Creepy. Tapos may tinitingnan siya. Ano yung tinitingnan niya? Weird. Tapos ayan, yung buong isla. Ingat pala tayo sa ahas. Baka may ahas dyan. Kahit naman saan kayo magpunta dito sa Pilipinas, magingat kayo sa ahas.
king cobra at saka sea snake or yung walo-walo. Kasi present yun dito. And also jellyfish. Mag-ingat kayo sa jellyfish. Tsaka yung isa pang mollusk. Yung nakalimutan ko yung ano, tawag doon. Meron din nandito sa Pilipinas na kapag nakagat ka, edi tepok pa. Maganda ang Pilipinas. Maganda mag-adventure dito sa Pilipinas. Ang masasabi ko lang, kahit saan ka pumunta, kahit saang isla, meron siyang gandang maipagmamalaki na sana nabibigyan ng hustisya ng mga nagpupunta at saka ng mga pagaya ko na photographer at naipapakita yung ganda nila sa mas maraming audience pa. O ito, itong isla, napakaganda na itong picture. Kasi hindi to gawa ng tao eh. Gawa to ng kalikasan. Diba? Gawa to ng lumikha. Napakaganda. Hindi yan inayos ng tao eh. Kaya sana napipreserve natin siya. Nakakakuha tayo ng mga data sa kanya. Diba? Wow. Amazing, right? Ito yung challenge dito, kaya hindi siya pinupuntahan ng mga tourist boat. Kasi mabato. Narating na natin yung isa pang isla dito. At ito yung Gigantona. Tapos ayun, Gigantillo. Mamaya puntaan din natin yun. Ayan yung Gigantillo. Gigantillo, Gigantona. Nakadami tayo ng isla ngayon. Nandito kami ngayon sa isang private property. Nakita yung parehas na main island ng Gigantes. Yung South Gigantes Island. And then, yung norte. Sinamantala na natin na meron tayong nahiram na bangka. Ihintayin na lang natin lumubog ngayon yung araw. After ng mahabang araw na pag-iikot at pag-take ng photos ng lahat ng isla, dito sa Gigantes. Nandito na tayo ngayon sa spot natin for our sunset photography. Yung gamit nating camera, yun pa rin. Fujifilm XH1. And then, yung 18-135 para dito sa sunset photography natin. Ang ganda ng langit to. May rain clouds doon na medyo weird yung itsura niya. Pero dito ang ganda. Diyan sisikat yung araw. Diba? Somehow, nagpakita sa atin yung araw ngayon. Against the light, diba? Ang itim ko. Pero dito, ganun pa rin. Maitim pa rin. Ang plano lang talaga namin ngayon is maglakad. Talagang libutin yung buong isla. Pero buti na lang, nakilala namin si Kuya Melvin. Kuya Melvin, kaway ka naman. Bigla tayong mag-hiking. Akitin natin yung somehow mataas na spot dito sa buong North Gigantes Island. Tingnan natin kung saan tayo aabot. Sabi ni Kuya Melvin, madali lang raw eh. So let's go. Hiking, hiking. Adventure to adventure. Let's
WhatsApp. WhatsApp. Ngayon, paano namin yan bababain mamaya? Mukha kang pawis ah. Hindi, di masyado. Ito lang naman yung view natin. Hindi lang island hopping yung pwede nyo maging activity dito sa isla. Kasi pwede rin kayong umakyat or mag-hike ng bundok. Taglit na hike lang to. Siguro less than 30 minutes. Kung mabagal kayo. Kung mabilis kayo, 5 minutes lang siguro to. Kung gusto nyo umakyat din ng bundok, hanapin nyo lang si Kuya Melvin. Lalagay ko yung contact details. Tatlong crosser doon. Ayun, mas mataas. Yung trek na yan, madali lang. Yung trek niya, siguro akyatin mo mga pagpabilisan sa amin, mga 1 hour. Nakawin. Pag ano, may abot ka 2 hours. Kasi may station by station. Punta mo doon. Pero ano siya, hindi siya ganito? Hindi siya. Bali, patag lang. May patag. Tapos may kunting hike daan na ano, kunti lang. Pero lupa lang. Lupa lang. Lupa lang. Sa hirap ko. So, andito tayo. Narating na natin yung mababang bundok. Mababa pero may thrill pa rin, syempre. Sa 5 araw na stay namin, pinilit namin i-maximize lahat ng sunset at sunrise dito sa isla. Pero sadyang mailap talaga yung epic golden hour na nai-imagine ko. Good morning guys, this is our first sunrise dito sa Gigantes Island. Ang daming mga bangka dito. Tapos na yung sunrise photoshoot natin. Maganda din naman yung mga sunset at sunrise sa isla pero meron at meron pa talaga yung igaganda pa. Damn, sira yung tripod na. Ang dami ko panahon kung kailan bibigay yung tripod. Bakit during shoot pa, di ba? Kaya mahalaga talaga yung magandang tripod. Hindi na to sturdy. Kita nyo naman natanggal yung paa. Pagdating talaga sa landscape, hawak ng kalikasan yung best epic composition. At wala tayong magagawa pag hindi the best yung panahon at ang langit. Sana next time mabalikan namin ulit tong isla para makuha natin yung pinakamagandang Gigantes Island. Sa landscape photography, mahalaga na makita mo yung photo perfect spot at doon mo isipin yung pinakamagandang picture sa pinakamagandang angle na possible with all the elements that you can put inside the frame. Ito yung huling sunset natin dito sa Gigantes. Tinalang umulan kanina, kaya medyo na-clear yung mga ulap. Parang madali lang yung landscape photography kung titingnan mo siya na kaya mong makontrol yung mga elemento para sa isang magandang picture. Pero ang totoo, hindi talaga. Kasi hindi mo naman kontrolado ang nature. We tried our best para sa Gigantes Island adventure natin. Para makuha yung pinakamagandang picture ng isla, pero hindi natin nakuha. Ganun pa man, hindi rin naman nasayang yung pagpunta natin kasi na-enjoy pa rin namin yung adventure. Definitely, babalikan natin tong mga isla ng Gigantes Island sa mga susunod pa nating adventure. At sana, makuha na natin yung pinaka-epic na photo na nai-imagine natin. So I guess that's it for this video guys. Thank you for watching Hate Photography TV at naway may natutunan kayo or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography and things that can be related to photography. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hate and I will see you in the next video. Mabuhay!